Good morning, Pilipinas! Welcome back po sa Panahon TV. Tayo mga Pinoy, likas na pala tanong. Tila ba sa lahat ng bagay, naghahanap tayo ng mga paliwanag para mapalawak pa ang ating pangunawa. Ang magandang balita, kung weather questions lang din, ay kami na ang bahala. Tunghayan natin ang mga tanong ni Juana at Juan, kasama si Amor La Rosa. Sa pabago-bagong panahon, panigurado, minsan nagtaka at naging curious ka na sa ating weather. Kaya naman ngayon, ang mga tanong ni Juan, bibigyang kasagutan. Meron kaming list of questions from Panahon TV followers. Ang gagawin ko lang, sasagutin ko yung questions at meron lang akong 1 minute para gawin yan. Naku, makakailan kaya ako nito? Tara, sige, let's do this, guys! Okay, first question from Charlene Bianes, may chance ba ng El Nino o La Nina this year? Well, according to Pag-asa, sa latest outlook nila, ay at nasa neutral condition tayo. Ibig sabihin, wala pong La Nina or El Nino. Pero patuloy natin babantayan yung changes. Second, from Darwin Kupan, bakit po sobrang init sa umaga tapos naman uulan sa hapon? Magandang question yan kasi itong heat ay major factor para sa cloud formation. So kapag kumapal na kumapal yung mga kaulapan na nabuo, nakakaranas tayo ng mga pag-ulan. From Pedro Dorico naman, anong pinagkaiba ng northeast monsoon sa southwest monsoon at alin po dito yung nakakaapekto ngayong rainy season? Itong northeast monsoon hanging amihan nakakaapekto yan kapag burn months, cold and dry ang characteristic nito. At yung southwest monsoon naman yun yung hanging habagat na makakaapekto at magiging dominant ngayong tag-ulan season. From Jane Tolentino, paano nalalaman ng Pag-asa kung may paparating na malakas na bagyo dito sa ating bansa? Well, gumagamit sila ng iba't ibang models and satellites para ma-monitor yung ulap ng mga nasa loob ng Philippine Area of Responsibility at maging nasa labas. Okay, so time's up. Sayang naman. So there you have it. Napakabilis naman ang oras. Today, nakailan ako? 4 questions ako in 1 minute. Thank you sa lahat na nagpadala ng kanilang mga katanungan. Sana marami kayong natutunan at nag-enjoy din sana kayo at the same time. Kasi ako, nag-enjoy ako. Sa mga hindi pa nasasagot, that's fine kasi kasama pa naman kayo sa mga susunod naming episode. Kung meron pa kayong weather-related questions, isend nyo lang yan sa aming social media accounts para makasali sa 1 minute kung saan ang mga tanong ni Juan bibigyang kasagutan. Ako po si Amor La Rosa. Mag-ingat po kayo. Kasi sa umaga, sumisikat yung araw niyan, di ba? Sa hapon naman, talagang posibilidad niya, umuulan niyan. Kulimlim, ika nga, nag-umpisa yan. Sa tingin ko, sa umaga, sobrang init. Nag-iipon ng init yan, kaya pag sa gabi, bumubos naman ng malakas na ulan.